Bakit mo tutulog? Hindi ako dinadalaw ng antok eh. Eh, huwag mo sabihin si Charming pa rin na nasa isip mo. Iniisip ko lang kung... kung bakit ang bilis mo makalimot. Kalimot? May nalimutan ba akong okasyon? Nakalimutan mo na ba ginawa ni Charming sa pamilyang ito? Nung panahong nalulungkot tayo dahil nawawala ang anak natin, hindi ba't isinalba niya ang relasyon natin? Manat. Nandito na si Vanessa. Meron na rin tayong libi mga tunay nating anak na nangangailangan ng pagmamahal at ng atensyon. Oh, e paano si Charming? Ipagtataboyan na lang natin na parang pusa. Pagkatapos niya linisin ang bahay natin, babaliwalain na lang natin siya. Bakit ba hindi mo magawang isipin na sa atin si Charming? Bakit ba hindi mo siya magawang mahalin? Hindi ko alam. Kahit pilitin ko, mas mahal ko pa rin ang mga totoong nating anak. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako makikisama sa isang taong mahirap magmahal. Maming, anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka matutulog? Di ba dapat doon ka sa kwarto ni Vanessa at Libby matulog? Dito na lang po ako matutulog, Tito Inoy. Simula ngayon, dapat alam ko na kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Ganun ba? O sige, tatabihan na lang ito dito. Sigurado po kayo, Tito Inoy, hindi po ba doon sa kwarto ni na Ate Vanessa at TV doon sa mga tunay mo pamangkin? Oo, Charming. Tunay ko nga silang pamangkin. Pero sa dugo lang yun. Ang mahalaga, yung nararamdaman ng puso. At dito sa puso ko, tunay kitang pamangkin. Teka. Huwag mo sabihing iiyak ka na naman. Ma Charming, maghahapon ka na umiiyak. Hindi ka ba naubusan ng luha? Tama na yan, matulog ka na. Tara. Ikaw talaga ang bata ka, oh.